You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like giving time to... Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Introduce you guys and share ko sa inyo ang mga tips para hindi tayo makalabag sa community guidelines ni YouTube. Para agad din tayo ma-monetize kapag nag-apply na tayo sa YPP or yung sinasabi nilang YouTube Partner Program. Share ko lang guys kasi hanggang ngayon yung channel ko, yung channel dashboard ko ay mayroong warning strike guys. Pero sabi nga nila, upload lang na upload para makabawi tayo sa ating nalabag kay YouTube. Ayan guys. So, bawi na lang ako sa upload. Kaya, share ko lang kasi para hindi na kayo magaya sa akin. Nagka-warning strike ako guys. Ayan, 3 months na ang nakakalipas. So, na-expert din pala yun guys. Kaya, ngayon, nakakapag-upload na ako ulit ngayong buwan ng September. Kasi last August guys, ay hindi talaga ako makapag-upload. Ayan, naghintay pa ako ng 3 buwan. Pero salamat na rin kasi nakagawa ako ng isang channel para lang makapag-share at makapag-upload ulit ng bago. Ayan guys. And then, ito nga, nagagamit ko na itong channel ko. Kaya susulitin ko na. Mag-upload ako na mag-upload dito kasi nga nagkaroon ako ng community guidelines dito. Ayan, nagkaroon ako ng warning guys. Ayan, kung nakikita nyo naman may warning yung dashboard ko, yung channel ko. Ayan guys. So, bawi talaga ako sa pag-upload ngayon. At sana naman, mamonetize na rin tayo. Tayo lahat guys. Ayan, tulungan lang tayo dito guys. So, enjoy muna tayo dito sa buhay YouTube. Sa ating YouTube journey, sabi nga nila. Okay guys. Kung bago ka lang sa channel ko, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe, like mo na rin, at hits mo yung notification bell para lagi kang updated kung may bago akong upload. Okay guys, mag-umpisa na tayo. Let's start! Unahin na natin guys itong reused content. Ano nga ba ang reused content? Ito yung mga viral o trending na mga video na hindi sa atin, sa madaling salita, video ng iba na kinuha lang natin tapos in-upload natin sa ating YouTube channel. Kapag gumawa tayo ng ganyan, ibig sabihin nakalabag tayo sa community guidelines ni YouTube. Pangalawa ay slide image, na ang ibig sabihin ay mga picture o photos natin na nilagyan lang natin ng background music, na inedit lang natin sa CapCut o kahit anong apps ang gamit nyo na pang-edit. Yan guys ay ipinagbabawal din ni YouTube. Mas okay pa guys na gumawa na lang kayo ng screen record nyo then may overlay kayo na picture nyo. At ang pangatlo guys ay itong TikTok compilation, isa rin ito sa ipinagbabawal ni YouTube dahil ito ay isa ring reused content. Ito ay yung mga viral din na video sa TikTok na may mga music, tapos kinuha nyo at in-upload sa inyong YouTube channel. Hindi din yan na-monetize ni YouTube kasi hindi sa inyo ang video, ang kailangan ni YouTube guys ay yung kayo mismo ang gumawa ng video. Yung kayo mismo ang nilalaman ng video na i-upload nyo sa inyong channel. At ang pang-apat ay copyright music. Kapag ang ating video ay copyrighted, ang mga music ay hindi yan na-monetize ni YouTube. Dahil hindi sa atin ang mga music na yon, make sure nyo lang na ang gagamitin yung background music ay free at ito'y mga license. Kagaya nung nasa audio library ni YouTube na isinasuggest niya sa atin. Recommended niya sa ating mga content creator. Panglima ay itong nonsense content. Ito yung mga video na walang kabuluhan, yung basta ka lang nag-video pero wala namang matutunan ang iyong mga viewers sa in-upload mo na video. Ang kailangan kasi ni YouTube guys ay yung informative video at quality content, kasi lalagyan yan ng ads ni YouTube. Kapag informative video at entertainment video ay lalagyan yan ni YouTube ng ads. Pang-anim ay fake engagement na ang ibig sabihin ay hindi organic ang ating mga subscribers maging ang nakuha nating watch hours, views at like. Kapag nalaman ni YouTube na nakipag-sub for sub kayo ay hindi ma-monetize ng inyong channel. Kailangan lang guys ay mag-upload kayo ng sarili nyong mga video, para makakuha kayo ng sarili nyong mga subscribers at viewers. At saka isa pa itong pag-boost, itong boosting sa ating YouTube channel. Nagbabayad kayo para lang mag-gain itong views at watch hours na requirement ni YouTube. Pati subscribers, tandaan guys na hindi rin yan makakapasa kay YouTube, kasi hindi yan required ni YouTube para ma-monetize ng ating channel. Sipag at syaga lang ang kailangan para makakuha tayo ng mga organic view, like at subscribers. Upload lang kayo ng upload ng inyong mga sariling video para pagdating ng araw na magkaroon kayo ng sarili nyong mga viewers at subscribers ay makilala kayo bilang kayo.
At ang pangpito guys ay yung link ng video or music na kukunin nyo sa YouTube, na naka-screen record siya kasi yon ang content ninyo, tapos dadalhin nyo sa Chrome then kukuha kayo doon ng mga downloader para ma-download yung video or music sa inyong gallery, tapos i-upload nyo sa inyong YouTube channel. Kung isa ka sa mga gumagawa ng ganyan ay huwag mo na ipagpatuloy dahil baka ay remove lang ni YouTube ang inyong ginawang video. At pangwalo guys ay ipinagbabawal din ni YouTube ang pagbebenta ng mga illegal, kagaya ng baril at drugs. Dahil kapag nag-review si YouTube ay hindi rin yan ma-monetize. At ang pangsyam ay iwasan din natin yung mga content video na nagpapakita kayo ng sexual, yung pagpapakita ng malaswa. Iwasan nyo din yan kung gusto nyo agad ma-monetize. At ang last guys ay itong harassment at bullying, iwasan nyo mang-harass at mang-bully sa inyong content video. Kunwari nang aaway kayo, namimisikal kayo dahil hindi kayo ma-monetize. At saka iwasan nyo rin mag-upload ng mga bata sa inyong YouTube channel. Dapat mga adult, iwasan nyo mga bawal guys para kapag nag-apply na tayo sa YPP for monetization ay agad tayong ma-monetize. Siyempre kailangan na reach na natin ang requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. At hanggang dyan na lang ang ating video ngayon guys. And kung bago ka nga lang dito sa channel ko, ay subscribe mo na, like mo at hit the notification bell para lang ka updated sa aking mga bagong upload. And guys, kita kasi lang tayo sa sunod kong video. Sana nakatulong sa inyo itong tutorial ko ngayon. Then kung may tatanungan ka about this video, i-comment mo lang dyan sa baba at sasagutin ko yan guys. Okay? Kita kasi lang tayo ulit sa susunod. Bye and God bless sa ating lahat.